Ito na po yung unit nyo. Ano po? Ayan. Ayan po yung print nya. Isang set yan. Isang set yan. Tapos back and front. Pag hinila natin ganyan, mamamarkahan niya yung dalawang image, back and front ulit. Okay, pag binalik natin, titigil siya dyan dahil po dito. Pwede natin i-adjust dyan kung halimbawa lang. Ayan, pag in-adjust, medyo pupunta pa rito yung squeegee natin. Para lang hindi masyadong malagyan ng ink dyan. Tama lang yan. Tigilan nyo lang. Sa printing naman po niya, eto pa. Ayan, may print tayo dyan, tapos makikita mo yung linya. Ayan, ano? Yung isang linya doon dito sa mold din yan. Tapos yan. Saka yun. Pag tinignan natin yung print. Bawa, dito tayo. Ganun natin. Makikita natin na ang ganyan, ano? Yan. Nakagitna itong panalan. Pag hindi siya nakagitna, pwede tayong mag-adjust dito. Ito. Luluwagan natin itong dalawa na to. Mag-forward, backward siya. Yan. Dito naman, yung level niya, kung hindi siya nakalevel, alam ba, ito, ano? Hindi nakalevel yan. Dito, magpa-pivot yan para makuha yung tamang tilt niya. Ganun lang, kasimple. Tapos dito, isang dugtungan to. Nakaabang na yung mga ano, yung mga turnilyo niyan. Ito naman, dito, dito yung hinahawakan niya. Kung masyadong ma-forward yan, mag-adjust lang tayo rito. Itong dalawang sumasakal na to. Pag ano naman, yung angle niya eh, medyo o ganun. Dito naman ang adjustment, itong dalawa na to. Luluwagan, tapos hahanapin natin yung tamang diretso niya. Dito naman, pag niluwagan natin ito, pwede siyang pataas pababa. Iikutin lang yan. Pag pa-clockwise, pa-bababa ito. Pag counter, pataas. So, yun po yung mga gagalawin natin. Ito, ito yung panghawak dito. Siya na rin yung naghahawak dito sa frame at saka itong kinakapitan niya. Napasimple ano po. Pag binaliktad natin yan, aalisin lang itong hawakan. Tapos ipapalit natin to, babalik na rin natin yung frame para magamit naman natin itong isa. Yun po yung orientation. Abang binet-repair natin. Ito nagkamali, binigay nung nagpagawa, hindi ko naman na-check. Better. Bubulti yan. Pero naayos na namin. Gagawa ulit. Hey, gusto ko lang may video para malaman. Pero malinis yung pagkagawa. Magde-demo kami ngayon. May bago na mga ano. Ayan ang tatak nila. Bagong customer, papunta kami Pampanga. Ganito kami kapulubi. Yung nililinis lang namin. Muna. At gagamitin ulit yan. Nagbutas yan. Ay, ito, bago tayo mag-print, ano? I-condition natin. Lalagyan natin na reducer. So, yung reducer, sinalin namin dito para makontrol yung attack. Kasi, pag galing sa ano yan, galing dito sa sisid lang ito. Hindi mo makontrol yan. Okay. Ganun po. Nilagyan ko ng ano to para madilas-dilas. Tapos medyo papatuyo din dito. Tapos pag nag-print po, hindi yung maraming pang tumunas. Hindi para sa pag ano, paglilinis. Importante po yun, ha? Kailangan maganda yun. Ano siya ngayon? Pinahalo yung ink. Tingin. Pag masyadong malapot, lalagyan nito. Ito lang ang ano niya. Ito lang yung reducer niya pampatimpla. Ito na rin po yung panlinis pag natapos mag-print. Reducer para ano? Malinis siya. Mas magastos siyang paglinis kaysa dun sa timpla. Patak-patak lang sa pagtimpla at sa paglinis. Ito lang. Okay. So pag nag-test po tayo, konti-konti lang. Pag marami na, yun na, madami na. Ito, ginawa po natin. Pwede iba nilalagay nila sa akin. And check natin kung maganda yung angle. Naiset na po namin sana na perfect yung pagkalagay. Kasi itong blade niya, kailangan nasa gitna nito. Sa bumbunan, sa pinaka-tangent niya. Ilalagay natin. Ganoon. Bago mag-press. Yan, flooding. Lakot natin dyan. Okay, dahil una, pag tinatong gano'n, hindi siya sayan. Pero pwede mo na ibaba. Tapos, kukunin niyo yung tamang press. Tapos, ipapalik ulit. Para makalagahan. Tingnan natin yung output. Ayan siya. Tapos, medyo ano po yung ano? Malapot. Sobrang lapot nung ano.
So dapat pag ano, pag nag-print po, makukuha nyo yung tamang viscosity pag nasa actual na tubayo. Hindi mas malakot siya. Pero na, nakargahan na yan. May nakaabang na yan. Simple, ganun lang naman pag nag-print. Na, may laman na eh. Iaangat nyo ito para hindi sumayag dito. Pag kinargahan, nakaset na po yan, di ba? Yung todo yung pasok nga, at yun yan, simple ganun. Perfect. Okay. Ayan. Ang nagiging issue ngayon po nito, naubusan kasi ako ng naubusan po ako ng squeegee, medyo luma yan. Hindi siya matalas, hindi siya matigas, kaya meron pa rin akong napupunan na hindi maganda dito. Pero napakasimple po nung image natin, ano? Nakaready na yan, tuloy-tuloy na po pag ano, pag iset ninyo. Pag nakuha nyo yung tamang position ng squeegee, hindi kayo magkakaproblema. Uy, nagka-smudge dito. Pag nag-smudge na gano'n, pupunasin nyo sa ilalim. Ingat din po. Natamaan ko yung ano. Natamaan ko yung pan natin. Pangina ito. Okay, so last. Ano yan, ano? Ingat yun. Pag nalis nyo, pag may tumama, yun ang nalis. Yan, nalis na. Yung sinasabi kong issue, ayan, parang nag-smudge kasi na-print yung galing doon. Nalagyan ito dahil hindi ko naingat, naitapat. Nalagyan. O kaninang unang-unang ano, sumayag siya. Ayan. Wala na yung problema doon. Matalas na. So, ganun po. Ganun lang po yung pag-print. Napaka-relax. Wala pong problema yan. Ngayon, si... ang kasama natin, ayan o, gaganan na lang. Masyado. O, ibalik mo. Tapos maglilinis na po siya. Papagitan natin kung paano yung paglinis. Ang angle naman, para gwapo. O yan, di i-scoop niya. Dapat may cardboard tayo. O, tulay mo, arpas mo. Dapat kompleto ka ng paraphernalias pag nabalaban. O, ito. O, yan ano, yung mga ganito. Dahil ano siya, nakakabit yung tali, ayun o, ito, yung pampaikot natin, hindi niya maalis yung buong frame dyan. Pero, aalisin natin. Taka, relax ka lang dyan. Dali lang. Dahil ano to, yung fishing line. Hindi ba ito? Kuha na lang ngayon ng pardimple pa gano'n. Yung sabi ni Bas ka nakalis ko. Anong cape? No. Nakalis yung pinan. Hindi na. Ang galing oh. Ginalis na po to. Okay. Ito. Yung tali natin. Alisin natin dyan. Buhol din dyan. Para makuha doon. Yung paglinis pa. Napaka-importanting masinog po tayo. Ano? Ito yung salarin kanina. Na-disgrasya kong nalagyan. Kaya nagmamarka din sa ano. Kailangan mag-ingat pag naglalagay. Kailangan hindi sasayag yung pang-print natin. Ayan. Pag nalinis na ganyan, palitan muna ng palibago yung dry. Pwede ulit gamitin yan pag natuyo yan. Para inipis yung kulay niya. Pag natapos po yan, kuha ko ulit ng mas tuloy na naman. Ganun po, no? Pero pag maraming pintura ito, tapos nilagyan nyo ng reducer, kakalat yung ano. So, makita nyo yung paggawa niya dun. Kailangan mailinis natin lahat ito bago mag-paint. Mas maganda pag ginamit ulit. Ito, nalinis na po. Pakita natin ng squeegee. Lumang-luma na po ito eh. Dapat yung bago ang nagamit. Yung bumili po nito, pinapilo ko ng ganito, diniscount ko dun sa presyo kasi nga nagkakaubusan po yung benta natin. Okay, so ganun lang ang maglinis na po. Huwag niyo pong komplikasyonin yung paglinis. Huwag masyadong madami yung ink na naiwan, iskupin mo na ibalik dun sa lalagyan dito. Magagamit po 'yon. Hindi pa rin 'yon masisira.
panipis ng panipis, tapos lilipat siya sa ibang pamunas, ganoon. Yun po yung trick. Hanggang sa numipis ng numipis yung pan. Yun na po. Okay, so marami na rin po tayong video na natapos yung pag ano na ganyan. At yung pake na po namin ipapadala. At salamat po dun sa tumanggilig at bumili. So, ulit natin yung hiling natapos. Ayan, malinis yung print niya. Diba? So, magandang tignan. Against the light, against the light. Mashi. Uy, lasang mangga.